sa mga balita sa labas ng bansa. Kinumpirma ng Estados Unidos na patay na ang isang tripulanteng Pinoy na napaulat na nawawala matapos atakihin ng militanteng grupong Houthi ang sinasakyang MV Tutor sakop ng Red Sea. Ayon sa Amerika, walang kinalaman ang MV Tutor at isa pang barkong Amerika sa giyera ng Israel at Hamas. Blanco naman ang Department of Foreign Affairs sa naging basihan ng White House sa naturang anunsyo. Sa kabila niyan, umaasa ang ahensya na buhay pa rin ang nawawalang Pinoy seafarer. Pinag-aaralan na ng DMW ang panukalang total deployment ban sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Sinalubong po naman ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un si Russian President Vladimir Putin sa kanyang pagbisita sa North Korea. Aba, nagkita yung dalawang diktador, ano ha? Target po ng pagbisita po ni Putin ang pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa pagdating po sa usapin ng seguridad at nuclear program laban sa Amerika. Marso ngayon taon nang ibasura po ng Russia ang sanksyon na ipapataw sana po ng UN Security Council kaugnay pa rin po ng denuclearization program ng Pyongyang. Nababahala po naman si NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa pagsuporta po ng Russia sa North Korea, partikular sa pagpapalakas ng NOCOR missile at nuclear program. Ito ang kauna-unahang pagdalaw ni Putin sa North Korea sa loob ng 24 na taon. Ako po ay nagulat sa aking nakita. Mas lumawak pa ang pinsalang dulot ng malawakang wildfire sa California sa USA. Sa satellite images, kita ang mabilis na pagkalat ng makapal na usok ng sunog. Sa taya ng National Oceanic and Atmospheric Administration at Colorado State University, aabot na sa higit 6,000 hektarya ng gubat ang napinsala sa wildfire. Una nang sinabi ng LA County Fire Department na ang nararanasang matinding init at malakas na hangin ang dahilan sa pagkalat ng wildfire. Umakyat po sa 9 ang kumpirmadong patay matapos po naman ang pananalasa ng masamang panahon at landslide sa southern at eastern part ng China. At ayon sa report, itinuturing na mapanganib ang level ng tubig sa ilang ilog sa lugar. Sa tansya ng China Central Television, aabot na sa $225 million o higit na 13 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng matinding ulan at baha sa Fujian Region. Ipinag-utos po naman ni Chinese President Xi Jinping ang malawakang relief at rescue efforts sa mga apektadong rehiyon, kabilang po na rin ang mga lugar na nakakaranas ng matinding tagtuyot. Patuloy po ang pagsipa ng temperatura sa Central at Northern China sa ngayon. Personal na humingi ng tawad si Boeing CEO Dave Calhoun sa mga kaanak na mga biktimang nasawi matapos magkaaberya ang sinasakyang Boeing 737 MAX 9 ng Alaska Airline nitong Enero. Sa pagharap sa US Senate, sinabi ni Calhoun na gumagawa na ang kanilang kumpanya ng konkretong solusyon upang maiwasan na ang ganitong aksidente. Sa inihain kasing reklamo sa kumpanya, nagkaroon ng kapabayaan matapos magkaaberya ang door plug ng aircraft. Inako rin ni Calhoun ang responsibilidad sa nangyaring disgrasya noong 2018 at 2019 na kumitil sa higit 300 sakay na pasahero sa Indonesia at Ethiopia. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.